Hoy, Nin, gising na dyan. Nasa Manila na tayo, uy. Tulog ng tulog. Shh. Agad akong napabalikwas nang marinig ang matining na boses ng konduktor sa sinasakyan kong bus. Lumingili nga ako sa paligid at nakita kong nagsisibabaan na ang mga pasahero tanda na nasa terminal na kami. Natulog kasi ako buong biyahe. Hindi naman ako excited makapunta rito sa Manila. Ayaw ko nga pumunta rito dahil kontento na ako sa buhay namin sa Laguna. Payak pero masaya. Kaso kakagraduate ko pa lang sa high school ay kinukuha na ako ng lola ko na nagtatrabahong kasambahay dito. Rekomenda ako ng tatay ko sa kanya para magtrabaho raw muna. Uunahin daw kasi muna si Ate Jenelet na makatapos sa kolehiyo bago ako. Kaya mas mainam daw na kay lola muna ako, kumikita pa. Sinuot ko ang kaninang yakap-yakap kong backpack at isang malaking bag. Inayos ko muna ang buhok kong may mga takas na hibla na gulo dahil sa pagkakatulog ko. Salamat, Manong! Sigaw ko sa konduktor bago bumaba ng bus. Agad akong tinamaan ng sinag ng araw pagkaapa ko pa lang sa semento. Halos nakapikit na ako sa pagkasilaw. Naglakad ako para lumilim. Luminga ako sa paligid at tiningnan ang oras. Pasado 8 na. Hindi ko nilapag ang gamit dahil kabilin-bilinan ni mama na huwag mahihiwalay ang mga gamit sa akin at marami raw snatcher sa Manila. Dinukot ko ang kapirasong papel sa likod ng bulsa ng pantalon kong maong, ang pinakapaborito kong pantalon sa lahat ng damit ko, blue skinny jeans na stretchable. Pumas ko sa akin ni mama at papa. Binasa kong mulit ang address na binigay ni lola. Wala akong ideya kung paano ako makakapunta rito hanggang pagsakay ng bus pa Maynila ang turan sa akin ni papa. Magtanong na lang daw ako pagdating ko rito. Sino kaya mukhang may alam? Pinasadahan ko ng tingin ang mga tao sa paligid ko. May mga naghihintay sa waiting shed, naglalakad, nakatambay na nagbabasa ng dyaryo at nagsiselfone. Nahagip ko ang isang security guard. Lumapit ako. Manong, pwedeng magtanong? Pinasadaan niya ako ng tingin bago nagsalita. Ano ba yon? Baka alam niyo kung paano pumunta sa address na to. Pinakita ko sa kanya ang kapirasong papel at binasa. Kunot noon niya iyong binasa at ilang segundo pa ay medyo umaliwalas ang mukha. Signal na alam niya siguro ang daan papunta. Ah, mga dalawang sakay na lang yan dito, Neng. Tumingin siya sa akin at inumuestra niya ang kanyang kamay at may itinuturong direksyon. Sinunda ng paningin ko ang tinuturo niya. Nakikita mo yung pilahan ng jeep na yon? Pumunta ka roon at hanapin mo yung may signage na Malvar. Sumakay ka roon tapos sabihin mo sa driver ibababa ka sa Malvar Street. Pwede mo na iyong lakarin magmula roon. Kaya nasa malaking subdivision yung address na yan. Mansion yan eh. Kung may budget ka, mag-tricycle ka. Doon ka na mismo ibaba niyan. Tumango-tango pa ko sa kanya. Tinandaan kong maigi yung sinabi niya. Sige po Manong. Maraming salamat. Tumango naman siya sa akin at mulit akong pinasadahan ng tingin. Mag-a-apply ka bang katulong doon? Mukhang dayo ka. Alangan ako ngumisi. Halatain ba? Opo, nagsimula na akong maglakad. Pero narinig ko pa rin yung huling sinabi ng security guard niyon. Aba, maswerteng bata. Makakapasok sa mga diselba. Hindi ko alam kung anong klaseng turan iyon. Kaya binaliwala ko na lang. Nagpatuloy ako sa pagtawid sa kabila. Hinanap ko ang jeep na papuntang Malbar. Sumakay ako at nagpapababa roon. Dahil sa hindi ko kabisado ang daan ay sumakay na rin ako ng tricycle. Mababawi ko naman ang ginastos ko sa pamasahe kapag nagtatrabaho na ako. Nakakatuwa lang dahil pagkapasok namin sa subdivision ay nalula ako sa nagagandahang malalaking mga bahay dito. Kulang ang kasabihang mansyon iyon. Grabe ang mamahal siguro ng materyales sa mga bahay dito. Yamanin mga tao rini. Nakahawang pa ang labi ko sa pagkamangha. Maya-maya pa ay huminto ang tricycle. Neneng, ito na iyong address na hinahanap mo, sabi ng driver. Bumaba ako. Wow, ang laki pala. Natulala ako. Walang binatbat iyong mga unang bahay na nakita ko dahil itong nasa harapan ko ay palasyo. Iyong bang kasing laki ng nakita kong palasyo ni Queen Elizabeth. Nabungaran ko ang malaking brown na gate. Napakalaking bahay. Manong, baka Malacañang na to.
Tanong ko nang hindi lumilingon. Narinig ko ang ngisi niya. Di Silva, di ba? Nag-iisa lang yung mansyon ng mga Di Silva, walang iba. Bayad mo ni. Nagbalik ang ulitrat ko koroon. Nga pala, pasensya manong. Nagbighani po ako sa palasyo na to. Magkano po? Tinitigan pa ako ni Manang na parang may nakakatawa akong sinasabi. 30. 30? Mahal naman. Hindi naman kalayuan tong binabiyahe natin na. Neng, diskwentong ka na nga, Ronnie. Bakit naman po ang mahal? May mabibili na akong isda niyan sa talipapa namin. Napakunot sa ulo si Manong. Neng, mahal ang bilihin at bayarin dito sa Maynila. Huwag ka nang magulat. Magkano ba kaya mo? 15. 15? Sana hindi ka nag-special na sakay kung maliit lang budget mo. Nako naman no, mga probinsyana talaga, mga inosente. Hulit na to, 20. Tapat na yan. Walang kontra. Hindi na ako kumutol at nagbayad na lang ng halagang gusto niya. Pagkabigay ko ay sumibat na paalis ang tricycle. Lumapit ako sa gate at tinanaw ang loob. Ang ganda talaga. Naghintay ako roon kung may lalabas pero tahimik. La! Sigaw ko. Kaso, nagulat ako nang may tumahol na aso sa kalapitbahay. Naingayan. Hinanap ko ang doorbell. Pinindot ko ng isang beses. Ilang saglit lang ay bumukas ang front door. Lumaki ang ngiti ko nang makita ko ang lola ko. Lola! Kumaway ako sa kanya. Nanliit pa ang mga mata ng lola ko at tila kinikilala ako habang lumalapit sa gate. Jasha? Ikaw na ba yan? Ngumiti ako. Matagal ko na rin nang huling nakita namin ng lola ko. Opo, si Jasha po ito. Jasha, susmi, dalaga ka na pala. Hala, pumasok ka na. Binuksan ni lola ang gate. Nagmano ako agad sa kanya at kitang-kita ko ang galak sa mukha ng lola. Kumusta, pula? Hinawakan niya ang pisngi at braso ko. Hindi kita agad nakilala, ang laki ng pinagbago mo ng huling uwi ko sa Laguna po. Ang ganda-ganda mo. Ilang taon ka na? 17 po. Nako, mag-18 ka na? Pwede ka nang mag-asawa. Napakamot ako sa ulo. Wala pa po akong balak, lola. Bata pa po ako. Tsaka magkukolehiyo pa po ako. Malayo pa po iyon. Hiya akong sagot. Mabuti naman. Halika, pumasok ka na. Mamaya ipapakilala kita kay Sir Reynald. Alam mo, sabi niya sa akin, pwede na raw sagutin ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Naglalakad kami papasok sa palasyo pero napatda ako sa sinabi ni Lola. Pag-aralin po ako ng amo niyo, Lola. Oo, kapalit daw ng pagtulong mo rito sa akin. Nasabi ko kasi iyong sitwasyon niyo sa Laguna at ang dahilan ng pagpunta mo rito. Sabi niya, suswilduhan ka niya at sasagutin ang tuition mo. Kaya huwag mong kakalimutang magpasalamat mamaya. Na-excite ako. Nakagat ko ang pangibabang labi. Nakakapag-aral ako ng libre. Almost. Dahil kapalit iyon ang pagtulong dito. Hindi na masama, baka sabay pa kami makatapos ni Ate Jenilet. Naku lola, ang galante po pala at ang bait ng amo nyo rito. Tumiretso kami sa kusina. Nilapag ko ang bag pero suot ko pa rin ang backpack ko. Nag-iikot ang paningin ko sa kusina. Malaki at magarbo. Hindi ko masyado nabigyan pansin iyong labas kanina dahil sa na-excite ako sa nalaman kung makakapag-aral na ako. Pinaupo ako ni Lola. Habang kumukuha siya ng inumin yata sa malaking refrigerator, mabait talaga yung alaga kong yun. Mukha lang suplado pero may pusong busilak yun. Hindi lang pinapakita. Ngumuso ako. Marami po bang nakatira rito, la? Binabap niya sa harap ko ang isang baso ng juice at sandwich. Sa ngayon, halos walang tumitira rito. Si Sir Reynald lilipat na sa pinagawa niyang bahay. Mag-aasawa na yata yun eh. Ewan ko ba? Iyong kuya niyang si Sir Johan nasa Amerika. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Masayahin ang batang iyon pero nang tumulong sa construction biglang nagbago. Naging mailap at palaging galit. Iyon pong mga magulang nila. Iyong ina nila matagal lang pumanaw. Iyong ama nila may pamilya ng iba. Nasa ibang bansa na rin. Uminom ako pero nang tingnan ko ulit ang tinapay, kumalam ang sikmura ko.
Kumain ako habang panay ang kwento ni Lola. Ako naman ay ilang tanong dahil naku-curious din ako. Pero meron silang malapit na pinsan. Minsan, dumadalaw iyon dito. Kung minsan, nagbabakasyon din. Sa ngayon, busy sa negosyo ng pamilya at sa babae. Sabay iling pa niya ng nangingiti. Palakero po? Bakit may itsura? Sa yaman nilang ito, talagang maraming babae ang lalapit sa kanya. Mukhang ako yata ang pinag-uusapan yung mana nga. Isang paborito ng boses ang nagpahinto sa pagkagat ko sa tinapay. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Lola pero agad ding napawi at ngumiti. Oh, ikaw pala, Sir Mateo. Hindi ko napansin ang pagdating mo. Unti-unti akong lumingon sa likuran. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-uunahan sila at nagwawala. At lalo pa itong bumilis nang magtama ang mga paningin namin ng pinakagwapo na yatang lalaki na nakita ko sa tanang buhay ko. Artista ba siya? Para akong naistatwa sa kinatatayuan ko at hindi ko matanggal ang tingin ko sa kanya. Nakita ko rin ang pagpasada niya ng tingin sa akin sabay ngiti.